content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Yan, sumating po ang kapayapaan ng Juice sa hapong ito. Salamat sa Juice, meron na naman tayong pagkakataon na makapagtipon-tipon. Kasama po natin si The Lone Warrior, Ampalaya, Toby, at saka si Tostitos. Yan, makasalan ng hapon sa inyo. Hello po, kamusta na kayo? Ayun o. Okay naman. Hello. Mainit, ayos no? Man. Mainit. Pansin nyo ba? Pucha, lumabas ako kanina. Nasusunog yung balat ko sa sobrang init. Init para impyerno. Oh. Oh. Ano to? Free trial. Kalooban. Free trial. Paka-advance pair tayo eh. Advance na ano. Advance pa. Yes. Sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang. yun. Lalangoy pa tayo. Meron pa tayong ano, swimming lesson doon. Dagat-dagatan yun eh. Yan, lalangoy tayo. Okay, acknowledge mo natin. We have 7 members or subscribers. Members pala ang tawag doon. May bago tayo. So, bukod kay Toby, nag-member si Carl Paolo Narvaez. Yan. Mura lang to, guys. Mag-member na kayo. Hit on the join button. As always, Preterson Apostol, Clerk Inquire, yung isa na delete yung channel, si Pogi Pogi TV, J. Cruz, Dominic Chas. Yan. Click nyo na and mag-send kayo ng super chat. Yung mga gustong sumali, meron pong link dyan sa baba sa chat. Click on the Zoom link. Nandyan na rin yung password. Hello kay Kamote, Kamote. Ayan. So, how was your ano day, guys? Meron palang pasalamat ngayon, no? Ayos. Ano? Sa akin, ayos naman. Ayos naman. Great, great. Mamaya, Broccoli, sa ilang minuto lang, ay magsisimula na ang pagpapasalamat sa Juice. Ng mga ano oras MC? Na ba? Ang last quarter. 4:30 or alas 4. Ganon. Oh, ang start. Okay. Ganon, no? Parang dati 5 eh, di ba? Oo. Ginawa ng 4:30 na ito ngayon. Kasi parang in-adjustan naman nila. Kasi yung ano nga, yung worship service tsaka yung mga prayer meeting. Ang aga na ginawa ng alas 3 eh. Alas 3. Ganun pa rin. Ano pa rin ang oras ng tapos niya? Mga kung masisimula ng alas 3, tatapos yung mga alas 7 na ng umaga. Okay. Ganun ang range niya. 4 hours. Pero yung mismong paksa, 1 hour lang. Oo. Puro na mas malaki ang ginagastos doon sa iba, sa EVP. Ganun.
Lately nagpaparinig siya ng ano eh, pag-aasawa. Sino ba yung pinaparinggan niya na mag-aasawa ng ano ba? Parang tagalabas ba, hindi kapatid? Na hindi dapat payagan. Baka meron siguro nagpaalam sa kanya ng mga malalapit diyan. Oo. Talaga sila dyan eh. Pag meron silang tinitira yung mga malalapit lang sa kanila. Gaya nung sila nung nakaraan. Diba? Yung nag-gate nga to si Marita. Diba? Yung malapit din sa kanya yun. Parang yung sinasabi niya, tinitira niya yan. Yung nurse daw, yung kilala siya ni Ate Pech. Oo. Ganun. Mga malalapit lang sa kanila yung tinitira niya. So, ang topic palagi is yung nangyayari sa loob. Walang kamalay-malay yung mga data packs kung ano nangyari sa loob. Kasi hindi naman pinapangalanan. Diba? O, parang blind item lang. Parang blind item. Blind item. Kumbaga kasi na yung kilala ng mga KMT. Medyo maingay sa end mo, Toby. Nasa labas ka ba? May background noise. Ayun. Hello kay Tostitos. Tostitos, kamusta na? Mainit ba dyan? Okay lang, mainit. Mainit, no? lalaki na naman Meralco bill natin. Sasabihan ka ng broccoli pag noon, pag limawa nagre-reklamo ka na mainit sa pasalamatan, sabihan ka ni Bes, mas mainit sa impyerno, kapatid. Uso yan eh, no? Saka pag inaantok, yung anong gusto mo? Walang tulog o walang gising? Uso sa... Yan ang uso sa pasalamat. Saka nagmamasahe. Di ba? Pag inaantok, masahihan kahit lalaki sa lalaki para magising. Ikaw yung pinatagagising. Ano ka, Gico? Kailangan mo i-monitor lahat ng mga tulong. Sabihin mo, gisingin mo. Yun ang isa sa tungkulin ng Gicos. Yung tungkulin ng Gicos. Maiksi na nga itong pasalamat eh. So, lalabas pa. So, kung 4 ang start, kasi may break pa to. Ang tapos nito, lumalampas ng 10 p.m., di ba? Oo. 11 na. Nagtutuwad pa nga nung nakaraan. May 45 hours, 45 minute, break. Na minsan lumalampas. Natutulog na ito. Oo. Kausap ko si Totoy Bibo nung nakaraan. Sabi niya, break pa daw. Sabi ko, niloloko mo ba ako? Hindi naman break. Dahil nag-start na yung program. Para sa kanya pala, break yon. Hanggat hindi pa nagpapaksa, break daw yon. Iba talaga ito si... Tignan mo, okay. Bro, kundi wala ka na pero sa Diva. Ha? Ano daw? Tignan mo, wala talaga siya sa Diva. Close it yan eh. Oo nga eh. Iba Diva. Ayan. Marami siyang tinitrigger ngayon eh. Hindi niya siya pa siya familiar sa mga basic na mga wordings or mga jargons na ginagamit ng mga matatagal ng members. Yalata mo si Totoy Bibo, iba ang diwa dun sa mga fanatic na membro. Oo. Yan nga. Pag nakakasalamuha siya ng mga MCGI na legit, iba, sinasaway siya. Sawayin ka na. Ayun. So, meron tayong topic ngayon. Oh, before we proceed, Ampalaya, ikaw ang maraming tanong eh. May tanong ka ba bago tayo mag-start? Wala, hindi ko kasi napagandaan ito eh. Yung takaligtasan, ang matatanong ko na lang. Total, naikwenta naman na sa atin, di ba? Base sa Biblia pa ulit-ulit na rin. Kahit naman pa ulit-ulit, okay lang. Sakto lang. Ang tanong ko, ano yung mga itatopic natin tungkol dyan? Kasi iba yung explanation nila sa explanation natin. Iba yung ano natin eh, perception, perspective, tsaka intuition. Basta yun na yun. Mawala lang ako ng English, pero yun. So iba yung nakikita natin. So yun, gusto kong matutunan, gusto kong marinig. So let's start. Alright. Hindi tayo nagtuturo dito na ano tayo. Sabihin nila, oh yan na, nangaral na.
we're just ano, sharing, 'di ba? Oo, tsaka yung opinions lang natin. Oo. Opinions lang. Lahat tayo, lahat ng information na binabato dito based on experiences at saka you can Google them. Yun, ganun lang. Ramen nga. Oo. Ayun, hello kay Celebration Proper and Nobody Knows. Ayan, happy pasalamat mula sa impyerno, sabi ni CP. Ayan. Medyo cringe tong sinasabi natin para dun sa mga maka-Biblia, no, mga Christians. Parang minamak natin yung impyerno. Kasi, I don't believe in it. So, for me, it doesn't make sense. Ayan, pag-usapan natin yung mga yan. Sabi ni Nobody Knows, hi kay Lone Warrior Manabat. Palagi na lang akong napag-inginan. Oh, mag-gayain mga ulit si Badner. Mga kapatid, mag-editor tayo, mga kasama. Yung ba yan? Yung ba naman? Yan. Leo Martinez. Sama, yung ating ano, mga kasama. Magawain, mga kasama. Ayan. May pumasok. Kuya Adel, ang ating resident preacher, philosopher, psychologist, writer. Puse. Dapat yun. Kasalanan nga po sa ating sobrang broholi. Ang kanyang mga kampon. Hindi ka ba puyat? Mukhang puyatan kayo kagabi, ah. Sa pondahan. Puyat na siya. Nakatulog na ako. Tapos kami. Alas 5 yata ng madaling araw. 4 na yun. Nung alas 4. Si Aling Teche kagapon. Ba't di nyo sinenda ng link? Ayang naman. Hindi, nagkatuwaan lang. Hindi pa din. Katuwaan. Nagkayaan lang. Ayan. Ay, si Tostis. Tostitos, di ko gano'ng kilala to. But Tostitos, ilang taon ka na po kaani? Tostitos, hello. Ay, ayaw mag-unmute. Ayan, mission ko siya na. Okay. Okay. Diba topic mo ngayon? Wala akong voice changer. Inig lang. Takot siya madox. Hello, Mission Christiana. Uy, gandang hapon. Assalamualaikum. 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 Eid Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know? Ano yun? Legit ba yun? Speaking in tongues ba yun? Ah, yes. Okay. Oh, Allahu Akbar. Eid Mubarak. Eh, na Eid al-Fitr. Okay. Ay, yung word na Allah pala, ang ibig sabihin nun, teka, sinulat Diyos. Ko yun eh. Hindi, may isa pa eh. May isa pa. Parang, wait. Allah. Nako, binura ko na yata. Parang all things are... Puta, hindi ko maalala. Ay, search ko. Control F. Allah. Mamaya, Broccoli, medyo hihinaan ko na yung boses ko kasi malapit start na magsimula ng pasalamat. Oh, dito na ako sa ating sulok. Oo, hirap maging closet. Ayan, hello sa ano 19 sa YouTube. Hello kay Cyrus Black Gray. Namiss ko magtutuwad sa apalit. Grabe, tuwad talaga. Pagsamba 'yon, kayo naman. Okay, yung topic natin ngayon medyo
sensitive to kasi baka ma-trigger yung mga Christians sa Muslim. Omission, ano lang ha? Pwede kang makipag ano sa amin. Sharing. So tungkol to sa ano sa pinaka mainit na topic sa pananampalataya, ang kaligtasan. Kasi napag-usapan natin kagabi, Brad Lon, 'di ba, yung kung bakit tinanong mo ko kung bakit ako naanib. Ah, si Kuya Adel pala nagtanong. Anong nagtulak sa iyo para ka maanib? Ang sagot ko sa kanya, fear. Natakot ako kasi yung sinasabi ni Bes na pagkasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad, huwag magpatumpik-tumpik, huwag magpa-delay-delay, huwag magpa-bukas-bukas, 'di ba? 'Yun yung ano niya. So hindi ako nagpa-delay-delay. Nagpa-doctrine na agad ako. So natakot ako kasi nga may mga examples siya na baka bukas patay ka na, ganun, hindi ka nag yung ako naman ay tatawa, sabi ng Diyos. 'Di ba? May ganun. Pag, tama. Sa panahon na ano, hindi ka nakinig, siya yung tatawa. Uul kita'y pinakinggan. Sa araw ng paglilitis, kita'y sinakdolohan. Basta parang ka na uno yata yun. Kawikaan uno, 23. Magsisimula. Ayun. So, I think hindi lang siya yung nagpipreach ng ganun. So, lahat ng nagbasa ng Biblia, ganun ang pananakot. Out of fear. Kayo ba, ganun din ba kayo nung naanib? Ano bang nagtulak sa inyo para maanib? Ikaw ba, Kuya Adel? Ikaw muna. Oo, bali, magandang tanong niya kasi actually isang factor bakit like example, yung example na lang natin yung sa atin sa loob ng NCDI. Ano bang nagtulak sa kanila? Paano? Bakit sila umanib? Sa part ko, isa sa malaking factor talaga yung takot o pananakot. Bakit masasabing pananakot? Kasi, well, ano eh, as time goes by, marirealize mo na yung mga sinabi ni Bes, hindi naman nagkakatuo. Marami, di ba? Marami tayo napatunayan na sinabi ni Bes sa kanyang mga prophecy, eh, hindi naman nagkatotoo. Kaya ng isa sa pinaka lagi natin na example, yung Great Tribulations, di ba? Na later on, nagpapabago-bago na magkakaroon doon ng malaking bigatian, malaking kagutom. And then later on, after 10-15 years, nabago yung aral. Hindi na raw mangyayari yun at kakaroon pa ng 1,000 years. So maraming aral na nabago sa loob na kumbaga in the long run, marirealize mo na yung mga sinabi ni Bes, even doon sa doktrina, yung mga pananakot, eh, mag-justify mo na yun ang mako-consider natin as pananakot lamang. Dahil, like for example, sa part ko, bago ko na ani, dalawang beses ko na doktrinahan. Eh. So, parang 98 as isa 2001. So, noong 2001, bakit? Nung... Ba't dalawang beses? Kasi parang yung 98 kasi parang natapos ko yung doktrina buo. Parang kasi parang bata pa ako that time. I think third year high school pa lang ako eh. Although gusto ko na rin umanib noon pero parang iniisip ko parang bata ako pa para umanib. Gusto ko pa i-enjoy yung buhay ko parang something gano'n. Hindi ko tinuloy until 2001 may lokal na malapit dun sa pasok ako ng school. Lumalulit ako. Then yun na, yung pangalawa na yun, takot-takot na mananakot ang ginawa sa akin nung worker. Dahil siyempre pangalawang doktrina mo na raw. So, pag hindi ka pa doon ng pabautismo, eh medyo delikado na dahil mamatay ka, pila kang may mangyari sa hindi maganda, eh buwiang ka ng buhay, malaki yung posibilidad na maimpyerno ka na dahil
Napakinggan mo yung aral, hindi ka nagpabautismo. Diba? Okay, so fear yung, din, fear yung, din. Oo, oh, fear, oo. Oh. Yun, okay. Ano, yun ang isa sa malaking factor. Sige, sige. Next, Lone Warrior. Padlone. Why did you join? Ganun din, kasi noon kasi yung mga tayo, nagising kasi sa pananampalataya na tinuro din, even though hindi naman tayo pare-parehas ng mga parents, no? Pero sa more or less, kung sa Pilipinas kay pinanganak, most likely yung parents mo ay kahit na hindi sila masasabing religious, eh naniniwala sila sa tinatawag na literal na impyerno. Kasi literal, yung pagtuturo dyan sa literal na impyerno na yan, yan ay naitatanim mo kasi yan sa isang tao mula pa pagkabata. Kahit na nagko-convert ka na sa iba-ibang relihiyon, basta nanatili pa rin yung concept literal na impyerno sa isip at puso mo, eh yan pa rin, hindi mo maaalis yan. Actually, kahit na yung meron ko kasi mga nababasa ng mga articles at napapakinggan din ng mga videos na even though yung mga 80s na ano convert na deconverted na galing sila sa mga reliyon na kagaya na halimbawa ng mga Baptist, yung mga fundamentalist religion na tinataturo ng tinatawag na fire and brimstone na mga klase ng pangangaral na naniniwala na literal hell, napakahirap alisin sa puso at isipan ng mga ano yan, ng mga tao yan, kahit na naging deconverted na sila. Kaya meron pang iba dahil sa sobrang takot nila dyan, nananaginip pa yung iba, nagkakatrauma dahil nga doon sa naitanim na aral na yan na takot sa impyerno. Kasi ano yan eh, parang mula pagkabata. Ganon din yun na sa atin dito sa Pilipinas, kasi karamihan dito eh, either lumaki sa Katoliko or sa either sa isang sekta na ganun din, naniniwala din sa ganun. So, hindi na katawag-tataka na sa iba. Sa akin din, ganun din ang paniwala ko na, kumbaga, gusto ko rin maghanap noon ng reliyon na hindi ako maiimpyerno. At pinakatama na reliyon ang hahanapin mo, which is also the reason na ginagawa ng ibang mga tao. Kaya sila nagsusuri, gusto sila na lumipat sa iba-ibang reliyon kasi naghahanap sila ng iglesia na kung saan itong iglesia na ito ang magliligtas sa kanila doon sa tinatawag na walang hanggang parusa, yung literal hell. Kaya nga yung sinasabi natin na ano yun na kumbaga infinite punishment for finite transgressions. Yan ang ano yan, yun ang pinaka yun ang pinaka kumbaga kapansin-pansin natin dyan eh. Kasi kagaya halimbawa yung version na ating pakinggan kay Bess, kasi ito, base ito kasi most of our listeners here are MCGI members at mga ex-MCGI at mga closet. Ang version na naituro sa atin ni Bess ng impyerno is literal na impyerno. Correct. Na ang Diyos na sinasabi niya ay nagpaparusa sa impyerno kasi yun ang pananakot eh. Kaya nga natatakot yung mga lima, mga panggagawa, mga members na umalis or lumaban kasi natatakot sila dun sa sinasabi, tinuturo ni Bess na impyerno. Kaya nga, di ba kung mapapansin mo, lima, may babae na kapatid na ba, lumalabag na sa ano, malabag na sa mga aral, lalo na sa mga gaya. Eh, halimbawa, ang sasabihin ng babae na member is, ang init-init naman ikaw nito, kaya magdadamit na ako ng ano, magsushort na ako, o di kaya naman, alisin ko na itong gaya ko na, nga tinuro ng MCGI. Eh, ang sabi, sasabihin sa agad sa Unibes eh, kapatid, mas mainit sa impyerno. Kung ang dahilan mo, kapatid, kaya ka nagsusot ng ganito, naiinitan ka eh, mas mainit sa impyerno, kapatid. Diba? Tapos may description pa nga siya na pag nagluluto ka daw ng halimbawa, nagpiprito ka, talsikan ka ng halimbawa ng mantika eh. Ang sakit-sakit ng talsik ng mantika eh. Pero yung daw sa impyerno talagang thousand times kasi sabi nila dyan sa impyerno, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Biro mo. Para ka palang ano man, crispy pata niyan. Ibig sabihin,
Oo, yung concept nila ng impyerno is literal talagang na. Lilitong ang gulugod mo talaga doon. Yun eh. Ano eh, yun eh, nakuha din ni ano eh, ni ano diyan ni Inkong doon sa ano, kay Perez. Kasi si Perez, di ba, galing sa iglesia ni Cristo. At iglesia ni Cristo, ang pinakamatindi magturo niyan, pag hindi ka daw umanib sa iglesia ni Cristo, lulutong ang gulugod mo sa impyerno. Sila yung mga style kapag hindi ka umanib. So, na-adapt din yun. So, salin-salin lang yan kung ang concept kasi ng hell, yan ay kung baga ang sabi ng mga ano dyan, ng mga philosopher dyan, it is the carrot and the stick. Yung carrot and stick na analogy. Yung carrot, yung kaligtasan, yung heaven, yung stick naman yan, yung ano, rewards and punishment yan eh. Yan ang concept ng mga religion eh. Anong pinakamatindi sa lahat, itong stick na ito, itong hell. Kasi, biro mo, susunugin ka dito, walang hanggang, ano, walang hanggang parusa ito. Talagang, iwan ko nga lang kung paano kaya maging concept nun. Kasi, ang isa sa mga nakakabwisit dyan sa aral na yan, limbawa, kumain ka ng halal or kumain ka ng ano, chicken joy sa Jollibee. Tapos, namatay ka. Biro mo may impyerno, kakasama mo doon yung mga ano, mga kagaya ng level ng mga mass murderer. Kasama mo, lalamoy doon sa impyerno. Biro mo yung ganun, di ba? Infinite punishment for finite transgressions, di ba? Kaya napakakitid ng utak nun. Kaya ganun lang yun yung aking medyo ano dyan. Kasi tayo lahat, ganun ang naging mindset sa atin. Umanib tayo kasi natakot tayo doon na. Ano, tapos kaya nga naghahanap talaga tayo ng reliyon na pinaka-perfect na walang ano sa Biblia, talagang perfect na nakaayon sa Biblia. Kasi gusto natin ang tinatawag na kaligtasan. O, yung word na kaligtasan na yan, maring interpret yan. Saan ba kaligtasan yan? Kaligtasan sa impyerno. Kasi di ba may nakaraan, may nag-ano, tanong sa atin na, anong kaligtasan? Kasi sabi ko, kaligtasan, bakit palagi tayong concern sa kaligtasan sa impyerno? Meron naman, hindi daw. Kaligtasan lang daw yan sa ano, sa buhay na masama, buhay sa kasamaan, ganun, parang sa kadiliman, yung kaligtasan. Pero mostly, pag sinasabi mong kaligtasan, lalo na pag mga MCG ang tatanungin mo, ang kanilang concept ng kaligtasan is yung sa impyerno talaga, yung literal impyerno na impyerno. Literal. Oo. Kasi diba, sabi na sa'yo, naku kapatid, pahama ka niyan. Pinagpalit mo ang iyong kaligtasan sa isang pirasong chicken joy. Ganun. Isip na manok. Langyakang manok ka. O di kaya naman. Halimbawa, nag-asawa ka ng ano, nag-asawa ka ng hindi member, hindi ka nagpaalam. Pinagpalit mo ang iyong kaligtasan sa laman. Sa laman. O laman. Ganun ang kanilang mga vindictive masyado ng mga panalagdalang mga manggagawa yan. Yung mga ganun. So, ganun lang ang view dyan. Kasi kayo lahat, ganun ang ano natin, parang motivating factor natin. Eh. Kasi takot tayo na mapunta doon sa dagat-dagat ang apoy na nagniningas sa asupre. Biro mo asupre? Mm-hmm. Bakit alam niyo na may asupre doon? Oo nga. Oo. Literal nga kasi, as well as the other stories sa Bible, yung Garden of Eden, di ba, niliteral din yun. Oh, nakumain daw talaga siya ng yung prutas. Okay, next. Ampalaya. Ayun, salamat. Tinitin ko talaga yung ano ko, turn ko. Yun. So, saan ba akong sisimula? Teka, medyo magulit. Okay lang ba yung mic ko? Mic check lang. Sige, okay naman. Okay naman. Ayan, so, yung sa kaligtasan kasi, di ba napag-usapan na nga natin yung pagkain sa Garden of Eden? Di ba nga niliteral nga nila? So, ang masasabi ko dyan, kadalasan sa nakasulat kasi kahit mapa Old Testament o New Testament, metaphor talaga ginagamit, pro metaphor. Ngayon, yung kaya naman sila istrict, sorry, random na to ha, kasi kung ano-ano na yung nasa utak ko, ang dami nang dumagdag eh. Yung sa pagiging strict nila, ang idadayla nila dyan, kunwari, may isa dito ang kapatid na MCG. Ayan, sasabihin yan. Ito, 1, versikulo, ano yun, 13. Sasabihin nun, sawayin mong may kabagsiran sila upang magkagaling sa pananampalataya. Ayan, sasabihin nila. Kaya nila ginagawa yan para matakot tayo, para maakay pa tayo lalo. Ganun ang ginagawa nila. Saka dun, naakay din ako dahil sa takot, tama. Yung mga points na, tama yung sinabi nyo, nasabi nyo na kasi yung mga pinagsasabi rin nila sa akin.
At isa pa, na-motivate ako kay Brad Eli kasi ako may mga past experiences ako sa buhay na masama. Sa kanya, na-inspired ako sa kanya kung paano maging matapang talaga. Na pwede ka namang lumaban kahit salita lang, hindi mo kailangan gumamit ng taas. Kagaya ni Rizal, gano'n. So, ayun yung masasabi ko sa ngayon. Nakalimutan ko yung sasabihin eh, pero pagka siguro nagsalita na kayo maaalala. Yeah, so, yung last, ano, last podcast natin, nabanggit mo, umanip ka dahil sa chicks. Ah, meron, oo, oh, isa. Pero hindi lang talaga yun yung... Oh, ah, hindi yun ang main. Reason, okay. Hindi lang yung main reason. Okay. Sige, parang sige. Bigyan ka ta sample, broccoli. Ganito yan. Panwari, maniligaw ako ng babae. Dahil may lingaw sa babae, di ba marami mga magaganda babae sa mundo. Treasure yan eh, treasure sila. Kunwari, nanliligaw ako sa babae, eh napahiya ako. Napahiya ako. Sa lugar na pupuntahan ko, hindi ko naman alam kung saan lugar yung bagong lugar yung para sa akin. Ang idaday lang ko sa mga tao, kaya rin ako napunta doon, hindi lang doon sa babae, hindi dahil sa may isang bagong lugar akong pupuntahan na hindi ko masyadong kabisado. So, hindi ako basta-basta nag-make ng moves ng isa lang yung reason. Kailangan dalawa okay, okay. Or three or more reasons dapat. So, sige, sige. Marami sa... namang chicks talaga sa iglesia. Yan lang, nagiging manang dahil sa suot nila. Diba? Hindi nag-aayos. Kami na, kami na. Sige, sige. Next, Toby. Toby. Hello. Dito ako. Yes. Ano nga yung specific question? Why did you join MCGI? Is it out of fear? Actually, hindi sa fear. Nahanga ako actually kay Pes. Kasi ang method niya kasi, before ah, di ba magbibigay siya ng talaga. Tapos, according sa kanya, magbibigay siya ng mga paliliit na scientific proof. So, ayun na din. Kahit sa doktrina, nagpapakita ka po siya, ganyan. Tsaka para napaka-casual niyang ano eh, magturo eh. Para man siya yung gabi niya, kung per se ng food siya, kung 3 months siya. Mapasimula. So kung nag-dedication naman ng ano ng mga scientific effort. Little did I know na yung iba doon mga research papers lang na hindi pa dumadaan na sa peer review. Sabihin, mga yes, proposed ideas. So, mga proposed ideas yan na hindi man lang na review pa ng mga iba pa peers niya o yung mga kapwa niya nag-aaral sa ganang field of study. Parang ang kasi niya, technique niya, parang si-cherry pick siya ng any information na pwede validate sa mga claims niya. Pero before, hindi ko kasi alam yun. Talagang namamangha ako sa kanya. Parang ang galing ng taong ko. Parang yung paliwanag niya sa mga verses, umaakma dun sa mga scientific research na nahanap niya. So at that time, paliwala ako niya. Kaya sabihin natin, hindi ako masyado nakapag-sumri in regards to science. Hindi ako masyado pang interested mo. Although may interest na rin ako kasi sabi ko nga, kaya ako naan sa kanya dahil nagpapakita siya ng mga scientific evidence ko mo. So, hindi siya out of fear. Kumbaga talaga, paghanga. So, hanggang sa inaccept ko ng lahat sa alas ng sinabi niya, ganyan. Tapos, diba? Halos na naman mga tayo eh. Parang iba nga, hindi pa ka nag-research. Parang sinabi lang ito. O kaya, sa mga yan, sinabi lang ito. Pero at this point, I guess, ay sabi mong kinitis na yun, may lakas ng loob na panindigan yung pinapakita niyang evidences kuno din sa'yo. Pero para sa akin talaga, it was never out of fear. So, kaya pag naalakan na, pagka-regisay ka na sa pinagagawa rin ng CGI, parang naman ubiyantuhan ka na rin. Yun nga, before, yung science niya pala, parang cherry picking na talaga. Tsaka ano, babanggit ka lang, bro. Yung ano kasi nabanggit na rin kanina, di ba, parang natatakot yan sa concept yun. Eh, parang ang research ko dahil kasi, sa Christian, parang experience naman parang isang lugar sa afterlife. Parang nanggaling din sa Greek. Yung mga Hades. Kasi sa Old Testament, wala siya. Walang concept ng hell at least. Yung parang
mga lugar, ganyan, mga pasto ka. Nabanggit man talaga siya sa New Testament. Pero as far as afterlife, hindi ko sure kung nabanggit siya sa New Testament. Para kasi sa Old Testament, pag pumano ka, umatan eh. O diretso ko na sa ano, sa Diyos ka. Pag, no, ganun sa Old Testament. Pero as far as pagkakatanda ko, yung concept kasi ng afterlife, parang hindi siya masyado na babagit sa Old Testament. New Testament siya. Ito lang yung nabanggit. Okay. But Toby, maingay yung background mo. Sobrang ingay. Anyway, yun nga, merong mga nakasulat nga na mga naunang scriptures na meron ding concept ng ganyan, heaven and hell. May nabasa nga ako eh, yung concept daw ng hell, yung mga tao dadalhin daw sa minahan, sa mines. Yun daw yung mainit na lugar. So, hindi siya... Zoroastrianism ba yan? Oo. Zoroastrian. Ayun pala. Yan pala yan. So, hindi literal na ano, susunugin sa mga minahan lang dadalhin. So, marami sa Australia, boss. Ah, minahan? Oo, maraming ganyan. Baka mamaya, dito lang sa'yo makapunta sa Australia. Di ba? Hindi na sa'yo mahihirapan. Mag-i-airport pa lang. So, baka nga nagkopyahan lang din. Oo. Diba? Ng idea ng heaven hell. Kaya magandang pag-aralan to kasi ang ginagawa ng mga pastor ngayon at noon pa, ginagamit yung heaven and hell para masunod, mapasunod yung mga tao to control people. Yan. Pwede ba akong magdagdag, Boss Procoli? Sige. Parang sa feeling ko lang, dahil nga spiritual nga to, tsaka metaphor kadalasan ginagamit nila. Parang ano to eh, connectado to sa konsensya eh. Sa konsensya ng tao. Wala lang, pumasok lang bigla sa utak ko. Ano lang, parang konsensya siya. Tapos, yan niya sinasabi na, ano, na parang literal. Ang paniwala dyan ng mga, alam mo na, yung mga Kristiyano. Pag after mong mamatay, tapos kunwari nag-judgment. Ano, doon mong mararamdaman yun. Na parang sakit na andun ka talaga. Pero sa totoo lang, kaluluwa mo na lang yun, ikaw na yung nakakaramdam. Parang physical mo siyang nararamdaman. Pero espiritu ka na nun. Yun ang parang inaano nila. Tapos, basta konektado rin siya sa konsensya ng tao habang nabubuhay pa. Sa mga ginagawa, ganun. Sa, ano, sa budi, basta ganun. Sa hindi nakikita, dun siya konektado. Kaya nila parang ginagawa. Mayroon nga itong sinabi yung Pope na parang binawi na ba niya yung hell? Na ang hell is, ano, dito sa lupa. Parang may ganun ako na balitaan. Just a state of mind. Oo, parang ganyan. State, para state yung, parang yun. Yun yung pinabasa palagi ni Besh na limbo doesn't exist, yung mga articles na pinagsasite niya sa para puntusan ng Katoliko. Ah, marami limbo. Siyang limbo yung limbo parang pala, ano yan, parang purgatorio yun. No? Parang ganun. Parang pati na yung hell tsaka yung ano, parang hindi daw literal sabi ng Pope, yun yung sinasabi ni Besh. Na binabawi. Kasi ang Katoliko, alam naman natin, sila yung parang pinaka-foremost dyan. Eh, na, kaya nga sila pumapatay at nag-inquisition dati. Kasi naniniwala sila na literal yung hell na kailangan iligtas ang mga tao dun. Kaya gumagawa sila ng mga measures na pa-convert ang lahat ng mga tao na maanib sa Iglesia Katolika. Kasi mas nakakatakot daw na ikaw ay ma-impyerno doon, literal na impyerno. Yun yun sa mga inquisition, no? Ano yun. Kaya masasabi natin na kung nanonorture man sila nung time ng inquisition, eh, mas malala pa daw ang mangyayari sa kaluluwa mo kapag ikaw yung natuloy doon sa impyerno. Yun ang sinasabi ng mga pari noon, unang panahon. So maganda pa pala yun dahil maliligtas ka sa ano, sa mas ma yung mas mainit na ano na parusa. Wait lang. Mission Christiana. Kala ko hindi ka nababalik. Kala ko tumatakas ka eh. Oh, why did you join CGI? So, pwede bang tumakas? Wala, walang takas. Bawal tumakas, syempre. Ayan. Paano ako napasali sa MCGI? Hindi naman out of fear, kundi sa pamamagitan ng paghanga. Oh, pareho kayong topi. Ayan. Paghanga. Actually, nung bata pa kasi ako eh, mga 9 years old, tapos yung tatay ko is avid listener na ni Brother Eddie sa SBN 21.
Ayun, bali tuwing manonood siya sa SBN 21. Ako rin na napapanood na rin ako. At noon time ng SBN 21, nandun talaga yung maririnig mo yung literal na sinasabi ni Brother Eli na tarantado ka, gago. Yan yung talagang era na maririnig mo yung mga solid na salita na yun. Sabi mo sa pastor mo, lumabas. Pagka hindi lumabas yan, layasan mo yan. Hindi totoo yan, sa demonyo yan. Yan. Hmm. Yan. Talagang yung tatay ko is bilib na bilib sa kanya noong time na yun. Ayun, may angas din. Yes, oh, maangas. Sabihin niyo sa pastor ninyo, hamunin ninyo ng debate. Pag hindi lumabas sa debate yan, layasan ninyo. Ayan, yan yung mga linyahan niya dati. Ayan. So, ayun, yun nag-motivate sa akin na sabi ko, ibang klase itong preacher na to. Hanggang sa dumating ako sa age na, yan, 21 years old. Yan. Dito na ako na, dito na ako nagpa-doktrina. Unang doktrina ko noon, hindi pa ako yung lubusang umanib. Tinapos ko yung doktrina na yun hanggang 7 days. Hindi ako tumuloy sa bautismo. Bali sa pangalawang hit ng doktrina na kinigulit ako, doon ako umanib. Ah, ayan. Nakadalawang attempts ka pala. Parang si Kuya Adel. Yes, dalawang doktrina noon. Tsaka noon time na yon talagang ano talaga ako, mahilig ako sa mga relihiyon. Mm-hmm. Yan na nga, binisita ko na nga yung mga saksi ni Jehovah, tapos yung Islam na hanggang ngayon is inaaral ko pa rin siya, naka-enroll nga ako sa mga Islamic courses online, may mga certificate na ako. Mm-hmm. Ayan. Ayan yan, magandang itanong sa'yo. Sa Islam yes? Ba, ano din, impyerno, ano din? Meron din, meron din pong impyerno na tinatawag, yes. Meron. Anong tawag sa inyo? Hell lang din, gano'n? O may ibang tawag? Din. Jahannam, kung tawagin. Jahannam. Yan. Kasi ano meron doon? Ano meron sa Jahannam, sa Jahannam, ando na nga yung mga, ano, yung tao na pinahihirapan araw at gabi. Yan. At saka yung balat mo, papalitan uli siya ng sariwang balat. Para balat talaga ma... Na... Yung balat natin, pag nasunog na siya, papalitan ulit ng sariwang balat yan. Para ma... What the hell? Para maramdaman mo yung talagang paghihirap dun sa... Impyerno. What? Ibabalik yung balat mo? Yes. Oh, Rokali. Oh my gosh. Sabi nga ng mga commentators, ang isa ka pinaka malupit na hell ay ang sa Islamic faith. Kaya pinakamatindi yung pagtuturo nila dyan sa impyerno. Oh. Yes, yes, dinidiin talaga. Ganun pala yon. Kasi tinatawanan ko yan na sabi ko at some point, magiging immune ka sa init kasi masasanay ka na. Hindi pala papalitan yung balat mo ng sariwa balat, para ma... Anak ng teteng. At saka sa Islam kasi, meron kasing kasalanan doon na... Ito, narinig ko kasi sa isang ustad si Pem. May kasalanan doon na papatawarin kayo pag nasa impyerno. Kaya hanguin ka rin. Ah, okay. Yes. Parang piniprito ang, lang talaga. Hinahango yes. Doon sa... Ang hindi lang talaga ahanguin doon sa impyerno. Sa impyerno ng tinatawag is yung nagkaroon ka ng ibang Diyos. Sumamba ka sa ibang Diyos maliban sa Allah. Yeah. Oo. One God pala sa inyo, no? Yes. Okay. Nako, masakit pala diyan. At saka napansin ko rin po, ito dugtong ang sagit. Yes, sige pa. Saka napansin ko rin po noon sa andating da, nung unang pasok ko talaga. Parang ano din, parang masjid din o mosque. Kasi meron shurak sa labas. Sure, ng sapatos. Kasi bawal nga, ipasok. Kasi pagpapasok ko nga dun sa bahay-sambahan, is tatanggalin mo yung sapatos mo. Wala rin pinagkaiba dun sa masjid na magtatanggal ka rin ng sapatos. Tsaka meron din mga carpet o sadyada na tinatawag. Yan. Tsaka yung paraan ng panalangin, medyo similar. Similar. Sa patira pa. Yes. Iba pero... Ano lang yan, mid-2000s lang na ituro dumating sa una. Yes, mga 2005 po yata kung hindi ako nagkakamali. Mga ganun. Ayun po.
Okay. Ayun so, lang. Halos ano pala tayo, pare-pareho. Takot and then may halong paghanga. Paghanga. Okay, best, alam mo, broccoli, alam mo, karamihan naman halos is personality. Cult. Umanib dahil humanga. Yan ang karamihan dyan. Humanga, karamihan tapos mo. Tinakot. Yes, yan humanga. Yan lang. Okay, okay. Kuya Del, hindi po. Kuya Del. May tanong lang ako kay, no, kay Mission Christiana kasi naani pala siya, akala ko, ano, naani pala siya sa MCG, akala ko, ano, Islam lang siya. Naanib yan. Naanib pala. Yes, naanib po. Gulat ang ngayon ko lang nalaman. Kaya pala napaka-active niya sa podcast mo. Matagal ka, di ba? Ilang years ka, Mission? 10 years po. Ten years din. Opo. Kaya pala may mga common denominator ta. Pero may tanong lang ako doon sa Islam mo na binabanggit kanina. Kasi, di ba kasi sa, ano, sa ang araw sa MCG ay pagka narinig mo na yung, ano, yung aral, hindi ka umano, malaki ang chance mo na hindi maligtas. At the same time, yung mga hindi nakarinig ng salita, meron pang chance sa 1,000 years. Parang ganun yung mga ano nila aral eh. O kaya hahatulan sa kanilang, ano, sa kanilang puso, di ba? Pero kung narinig mo na, kala mo yung Biblia, Christianity, hindi mo pa rin, hindi ka pa rin umanib, malaki chance mong ma-impyerno. Sa Islam ba, let's say katulad yan kami, alam namin yung Islam, alam namin yung Quran. Ano ba aral sa Islam pagka hindi ka umanib? Same din ba sa, ano, sa MCG ay napaniniwala na kung hindi ka umanib? Sa Islam kasi, it is wrong to give a prejudgment sa mga nabubuhay pa, sa buhay pa. Ayan. Bali hanggat buhay ka, binibigyan ka ng pagkakataon na makaalam. Ayun. Okay. Hanggat buhay ka, pumasok ka. Kasi pagka namatay ka na, doon na yung paghatol. Sa libingan pa lang, kasi sa Islam, kasi may aral na pagka sa libingan, meron ng parusa. May magtatanong sa yung dalawang anghel doon sa libingan. Sino ang sinamba mo? Sino ang propetang kinilala mo? At ilang Diyos ang kinikilala mo? Yan yung mga questions dyan eh. So, ang daming hindi maliligtas. Oo, oh, lalabas yan. Yes. Sobrang dami. Yan ba yung nakasulat na parang buhangin sa dagat? Oo, oh, sa Apokalipsis. Oh. Isang dakot ng buhangin. Yes, parang ngayon na nga. Hindi ba parang lalabas unfair ang Diyos ng Islam din? Kasi sa dinami-dami ng taong nilikha ni Allah, kung siya talaga yung Diyos, bakit? Kasi base po kasi dun sa mga scholar is ang tao is lahat tatawagin ng Allah. Tatawagin ng Allah kahit na walang nangangaral. Ayan. Papasok ang tao sa Islam kahit na hindi pinangangaralan ng ustads, ng mga ulama. Paano yun? In what way? Maraming paraan. Let's say yung mahihikayat ng kaibigan, meron iba tutukwas ng kaalaman. Meron naman iba may kahit sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ayun, marami kasi. Okay, eh pero sa dami nga ng hindi nag-i-Islam, namatay na Kristiyano or anumang paniniwala yan, ang daming mapapahamak talaga. Grabe. Yan, ang Diyos na ang bahala sa mga talagang hindi na natin alam. Okay. Okay, so ano ba ang anong paraan para maligtas? Saan yung maingay? Oo. Sa Islam. Sige. Oo, sige. In Islam, sa Islamic faith kasi ang paraan para maligtas is kumilala ka sa nag-iisang Diyos. Yan. Wala kang kikilalaan, isang Diyos lang at susunod ka sa mga palatuntunan ng mga propeta. Okay. So, parang same lang sa Christianity. Yes, yes. Pareho lang. May pagka-similarity lang din. Iba lang talagang pangalan, no? Yes. So, it's pledge of loyalty to the Lord. Let's say kung susundin mong propeta, is
sakop ka ng ni Propeta Jesus, ayun yung susundin mo. Kung sakop ka ni Propeta Abraham, ayun ang susundin mo. Yan. Okay. Kung saan ka sakop, kasi so, lalabas pa. Pinaniniwalaan kasi ng mga Islamic scholar, matibay naman talaga na sakop itong panahon na ito ng Propeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Isa pa kasi, tanong, bro. Sige, sige. Pwede. Ano na po joke sa'yo? Kasi parang kung sa ano, no, yung sa part ko, let's say, parang na ano na ako eh, parang nag, ano mo masasabi, parang nadala ano sa religion, di ba? Sa mga ganyan. So, ano yung nag, sa part mo, ano yung nag-joke naman sa'yo o nag-convince sa'yo na Islam ang totoo at yan dapat umano? Unang-una sa kapahayagan, yung sa mga original manuscript. Okay. Yan. Kasi kung papang kung aaralin mo, ang Biblia is napakaraming translation. Iba-iba yan. Kahit na yung mga manuscript na yan, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, magkakaiba po yan. Yan, hindi magkakapareho yan. Samantalang kasi ang Quran is ibinabalang siya sa wikang Quraysh or Arabic. At yung Quran na yun is napangalagaan yung translation. Kasi ang Diyos kasi sinabi niya nung una, ipinahayag niya ang Torah, yun nga yun kay Moises, at ang Injil, Ebanghelyo kay Yesu Cristo. Ito ay gabay sa sangkatauhan. Pero hindi siya nangako na yung naunang kapahayagan na yun is poprotektahan niya. At meron din naman siyang ibinabang huling kapahayagan, ito na nga yung Quran. Yan, nakasulat yan sa Surah Al-Imran 1 hanggang 3. Mm-hmm. Ayun po. At ayun, saka, Kuya Del. Ito rin, yung nagtulak din sa akin is marami rin kasi mga pastor, yung mga sikat na pastor na nag-convert rin, naging ustad na rin. O naging guru na rin kasi yung ustad kasi is being teacher. Yan. Even yung mga Bible scholar na nag-convert na rin into Islam. Pero meron din naman na Muslim na nag-convert into Christianity. Hindi naman may kailangan. So isang factor din kaya nga niya kanin dahil natakot ka din dahil sa aral nila na pag na-impyerno ka, babalakan mo. Actually, hindi naman ako natakot. Hanggang ngayon nga po, hindi pa nga ako converted eh. Oo, nag-aaral pa lang. Oo. I'm student pa rin po ako. Yes, pero meron na po ako mga certificates. Alam mo, may mga bautismo din sila? Ah, wala pong bautismo. Ang pagpasok doon is manunumpa ka lang. Testify. Manunumpa ka na isa lang ang Diyos, wala kang kilala ng Diyos maliban sa kanya. Mm. Ito pa rin. Islam ka tapos nag-present ka na umalis. Wala namang problema. Pwede ka rin umalis anytime. Walang tripping. Wala. Sa ano lang eh, sa MCGI lang talaga yung may guilt tripping na pag umalis kayo, mapapahamak ka, ganyan. Eh, talagang matindi pagbaba ko yung ginagawa. Eh. Truth. Para kang iiwasan na may sakit. Ganun. Para kang sakit na iniiwasan. No, ganyan. Oye, guys, may sabihin lang ako. Pag sasali kayo sa podcast, baka may place na ano na medyo tahimik. Kasi ang ingay nung background nyo, may nagpo-pot-pot pa, nagtitinda yata ng puto. Oo, true. Sorry. Oh, nagutom tuloy ako. Parang gusto kong bumili. Titinda ng balot. O, baka may... Puto yan. Puto. Oh. Baka may place na tahimik. Oh, kahit isang oras lang. Doon muna kaya. Para yung quality rin ng audio natin ay maganda. Kasi ina-upload to sa Spotify. So, yan. Okay, so, yun nga. Ang hirap eh, no? Parang di mo, pareho sila ng concept, pero di mo alam kung saan ka anib. Or do you really need to anib?
Kasi sa Christianity, pag umanib ka sa Islam, hindi ka maliligtas. And vice versa, hmm. Di ba? Napakahirap talaga. Ang hirap okay. Eh, isa pang ano, broccoli, pang mga parang nilagay sa isang nilagay ka sa mundo na napakaraming religion. Oo. Oh. Para sa akin lang no, kung justice lang pag-uusapan natin. Eh, di ba dapat ano? Kung may just ba talaga at meron siyang tunay na religion, bakit nila i-wipe up yung mga religion na para walang magulo? Ang hirap eh. Ang hirap pumuha ng choice na ano, di ba, na totoong religion. Wala, yung ibang founder kasi na nagtayo, kiniklaim nila na sila nga yung totoo. Doon naman sa ano, sa TikTok, yung mga tropa ko doon sa TikTok, sabi nila, meron lang tatlong relevant na religion. Catholicism, Iglesia ni Cristo, at saka Islam. Hindi kasali ang MCGI. Kaya pinapababa nila yung MCGI pag may sumasali. Baba ka muna kasi ano, hindi naman kayo relevant sa religion sa Philippines. 'Di ba? Parang totoo eh, tatlo lang talaga eh. Napakaliit ng MCGI para magkaroon ng say sa religion sa Philippines. Wala sila sa statistics. Oh. Not intended for broadcast pa, so ay diba? Nga, parang not underground. Intended for broadcast. 'Di ba may aral ng Kristo na ipahayag yung salita? Oo, sa buong sanlibutan. Sa kanila, not intended. Exclusive lang talaga. Eh, no? parang Illuminati. Gay, Toby. Sorry. Hello, rinig ako. Maingay pa rin ba dyan? Puro maingay. Siguro. Okay. Then, ano kali, mabanggit ko lang. Since napapag-usapan kasi yung hell, parang sabi ko nga, yung mga nagsulat nito, tingnan natin yung background nila. Yung kanilang mindset, so saan nagkagaling ang mindset nila, ano yung culture nila, ano yung nakalakihan nila. Kasi yung hell, parang isipin mo, place of torture siya eh. Parang isipin mo rin, yan yung tinatawag natin na capital punishment. Ngayon, yung capital punishment, kasi noong unang panahon, iba naman kasi ang punishment o yung capital punishment sa modern na panahon ngayon. Kasi yung sa modern na panahon, ang capital punishment is mas humane compared sa nakaraan. So, kasi naisip ko lang, dahil kasi parang ang inano doon kasi doon, lugar siya ng torture. Eh, ang capital punishment noong unang panahon talaga is torture. So, ano yan, nabagit nga before sa mga nakaraang podcast, ang religion kasi is also a way para ma-organize yung civilization or yung society. So, ayun, kung lalabag ka ng malaki, eh talagang torture ka noong unang panahon, di ba? Oo, eh ang capital punishment kaya lang, pinakagrabe lang is either yung sasaksakan ka ng gamot hanggang sa malason ka na at mamatay, di ba? Meron ganun eh. Or yung parang silya elektrika para matigil lang. Medyo humane, di ba? Yun ay yung pinakamatinding capital punishment sa modern times. Pero kung titignan mo talaga yung background dati, makikita mo sa bawat culture, sa bawat mga bansa noon, noong ancient times, talagang torture ang method nila for capital punishment. So naisip ko lang, kumbaga, politically, meron na silang capital punishment na inalahat. Spiritually, meron din sila naisip na capital punishment para sa mga naniniwala. Ayun lang, broccoli. Naisip ko kasi, sabi ko nga, tignan mo yung bawat mga ancient manuscript na yan, isipin mo yung mga background ng mga nagsulat niyan. Maiintindihan mo kung saan sila nanggagaling at bakit ganito yung sinasabi nila. Kaya pwede ko naman sinasabing alam ko naman natin yan, pero inaano ko lang siya by observation. Yun lang, broccoli. Tama. Meron ngang ano eh, naalala ko lang, may video si Dark Matter. Ewan ko, Brad Lone, kung napanood mo. God was under arrest. Kasi, di ba siya ano eh, meron siyang latest na video niya. Yung idea kasi na pag nagkasala ka, may parusa ka. Now binaligtad. Si God naman yung inusig. He was charged with 43 million felony charges. Involving violence, misdemeanor,
which is punishable by death. 'Yon. Saka imprisonment. Siyempre, nag-deny siya na I did it to save you. Yes, 'di ba? Badlon. Kaya niya pinatay daw yung mga bata sa panahon ni Noe kasi I know they will be evil in the future because I am God, sabi niya. So ginawa niya daw yon para mailigtas yung maraming tao. Tapos siya na rin ang hukom, siya na rin ang lawyer. Oo, sa katapos-tapusan. Pero ang tanong diyan, after ba niyang, kasi wipe out niya yung humanity by flood, di ba? Ang tanong, after ba nung flood, wala na bang evil na nag-exist? Meron pa din eh. So para saan yung mga yung pagpatay niya? Di ba? Malabas nga walang epekto yung flood niya. Ganun lang nangyari. Ganun din, may evil pa rin after eh. Ni-reset niya, tapos bumalik din sa ano, evil. Meron bang sa panahon na 'yon ba mayroong mga Nephilims? Yung mga higante? Kasama ba 'yon sa Wipe Out? 'Yun ang nasa ano, sa Book of Enoch na nakasulat na yung tinatawag nila na Nephilims at saka yung Watchers, yung mga fallen angels na kasama ni Lucifer. 'Yun yung dialogue kaya nagkaroon ng Noah's flood kasi iwa-wipe out yung mga yun kasi napakalalaki na at saka makapangyarihan. Kaya ang way daw ng Diyos ni Yahweh para ma-wipe out ng mga yun isa pamamagitan ng global flood na yun sinasabi. Okay. Papapansin mo nga sa ano, di ba, sa mga ano ancient mythologies, napaka-popular niyang ano, great flood na yan. Kahit saan libro mo mababasa mo siya. Even sa Chinese mythology, meron din silang great flood na ano eh na sinasabi doon. Yeah. Pinasa mo yung Chinese mythology, meron oh yung god nila si ano Perulias ba yon? Na yun din pinag-utos din niya na ano nagaling siya sa itlog tapos nung ano parang thousand of years tapos nabiyak. Lumabas yung Diyos nila doon. Tapos yun na naghari. Kumawa ng mga tao, gawa rin sa clay. Ganun din ang ganun din. Ganun din ang style gawa din sa ano sa clay yung mga tao. So tapos nung sumama na, nagkaroon ng great flood din. Nag-utos din yung ano yung pagbaha para lipulin yung mga tao. Parang popular yan, natas parang tong recently matapos na yung mga mythology na yan. Impyerno naman, di ba? Heaven and ano, and hell. Ang parang popular. Oo. Ito nga, so going back to dun sa ano, ito daw yung mga talata na nagsasabi na madaming pinatay si God. ito kinuha ko lang din sa video ni ano ni Dark Matter. So siya ba dapat ding ano parusahan? Hindi pwede, God siya, eh, 'di ba? Pero marami rin siyang kasalanan. Kung ewan ko kung saan ba galing ang morality. Yung morality kasi nag-evolve din 'yan, eh, 'di ba? Sa mga tao rin galing yung morality. Pero siya pala yung unang lumabag ayon sa Biblia. Yeah, marami siyang mga violent ano na ginawa nung araw. Ito nga eh, teka. Itong story ni David. Nagkasala kasi si David. So, lakihan ko lang ah. Nagmakaawa siya kay God na i-spare yung life niya. So, pinayagan naman. Kaya lang, ang kinuha naman ni God yung anak niyang panganay. Ano ito mababasa? Samuel, 2 Samuel 12, verse 14 to 23. Nagmakaawa siya, nag-fasting siya. Tapos,
ang ginawa ng Diyos, eh, pinarusahan yung bata ng maliit. Hanggang sa, on the seventh day, pinatay din. Ito, at nangyari ng ikapitong araw na ang bata ay namatay. So, hindi niya pinarusahan si King David, pero yung anak niyang panganay, yun naman yung kinuha niya. Yan yung anak niya kay Bathsheba, di ba? Oo, oh, yata. So, parang nagkampo dito si King David na ba't ganun? Nagmakaawa na ako, nag-fasting ako, ginawa ko lahat na ma-spare yung anak ko. Hindi mo pa rin ginawa. Patay na talaga. Ayan. So, wala lang. Na-share ko lang. Ang dami kasing mga ganyang stories. So, kung kaligtasan ng pag-uusapan, so, siguro, dapat siya yung unang hindi maligtas. Yun nga eh, sabi nga doon. Save us from whom exactly? Tinanong si God. Nagsumumpa pa nga siya doon, Brad Lone, eh. Sabi, di ba sa husgado, do you swear that, you will tell the truth, nothing but the truth. So, help me, you. Kasi siya yung kausap na God siya eh. So, help me, you. Ayun. So, ayun. Ang daming felonies na akusasyon sa kanya na nakasulat sa Biblia. So, yung kaligtasan, hindi ko alam ha. Parang hindi ko matanggap na may ganun na lalabas kasi wala ka rin free will eh. You have to pledge allegiance eh. Alam mo yung napipilitan ka kung hindi may kapalit na trouble na parusa. So, parang it doesn't make sense to me. Sa akin lang naman yun. Diba? Ano pa ba? Yun nga. Yung evil nga eh. Ewan ko kasi babalik na naman tayo. Yun tayo sa sa Genesis na naman. It doesn't make sense na na may evil dun eh. Hinayaan niya yung evil eh. Tapos nasulat pati yung bilang ng mga hindi maliligtas sa Apokalipsis. Parang alam na ba niya? Paano bang doon? Sige, Toby. Bilang meron na eh, yung maliligtas eh. May pang 144,000. Oo. Oo. Oh. Kasi parang ang dating, gumawa siya ng paraan una para mapugsa yung evil. So, ayon dun sa deity ng Bible, yung evil kasi is hindi pag-coordinate dun sa gusto niya. Parang ito yung gusto niya mangyari, ito yung overall plan niya, pero hindi kasi, kumbaga parang gumawa ka lang din ng project. No? Sabihin mong experiment o ganyan, pero kumbaga ayon dun sa naging hypothesis mo, hindi siya nangyayari. So you dub it as evil. So, gumawa siya ng initiative to wipe out evil, pero nangyari, patuloy pa rin yung hindi pag-coordinate ng tao sa kanya. So, parang sa tingin ko, yung parang Armageddon na binabanggit sa Revelation, parang siguro parang na-frustrate na siya eh. Parang final attempt na niya yun para mabura yung ganong sabihin natin error dun sa kanyang experiment na ginawa. Kasi bakit ang dami niyang initiative na ginawa pero hindi mapugsa yung evil eh. Kumbaga hindi nagiging coordinated yung mga nilalang niya, kumbaga. Yun lang, naisip ko lang, Broccoli. Oo. So may plan siya. Ang plan niya, perfect. Maging masaya tao, ganyan. Supposed to be yun ang hypothesis. Oo. Tapos hindi nangyari. Yan yung point ng mga atheists na so, God's plan, hindi nangyari. Hindi perfect yon. Sumablay. Na, pumalpak. Tapos, dumating yung demonyo, hindi naman niya magalaw, hindi niya ma-wipe out. Dahil, free will daw. So, lalabas planado niya lahat hanggang huli. Mula umpisa hanggang huli. Hindi niya na-solve yung problem. Kasi ang problem si Satanas daw. Hindi niya natanggal yung problem. Hinayaan niya lang tapos ganyan.
pag di ka sumunod sa dami na ng tao, mapapahamak. Bubulid sa dagat-dagat ang apoy. Parang ano yan, ang broccoli. Gulo eh, no? Nag-try ka na bang gumamit ng or mag-practice ng coding or programming? Kahit isang beses. Hindi, hindi. It's not my thing. So sabihin na lang natin, sabihin natin ang idea ng coding or programming is gagawa ka ng sangkatutak na command. Yung parang ginagawa niya sa Discord. Ano kung may mga commands yun? Meron. Written in C language yata yun o C++. Something ganun. So, bawat programming language, may set of code siya, may set of commands. So, pag nag-aaral ka kasi ng programming, you try to execute the commands. Kaya nangyayari, may tinatawag kasi yung mga programmers. Alam ba, yung video game na nilalaro mo, may nagpo-program yan eh. May programming yan eh. Oo. Kahit itong Zoom natin eh, itong Discord natin, may programming language yan. So, ang trabaho na kasi ng isang programmer, kailangan ma-sustain niya o kailangan yung project na binigay sa kanya is kailangan kahit pa paano, kahit may errors yan, dapat ano, nagagamit ng tama ng client. O ayun, kahit sa programmer, sa side niya, kahit sa end lang niya, nagagamit niya ng husto. So, yung mga commands dun sa programming na yun, may mga tinatawag tayong debugging process. Paulit-ulit si programmer na nagko-code, pero habang ine-execute niya, before ilabas yung final product, maraming trials and errors. Feel ko ganun si ano rin eh, yung Deity Survivor. Ang dami na niyang ginawang programming dyan sa, yun, yung creation is a programming. Build yun eh. So, nung tinatry niya i-execute yung command, yung mga codes na yan, may error. Yun nga, yung kasalanan na yun, yung sinasabi. So, nag-debug ngayon sa programmer para ma-compete niya yung program. Pero hanggang sa huli, may mga errors pa rin. So, yun. Armageddon yung final solution niya, destroy na lang yung program. Parang iabad na lang yung project. Oo, experiment na pala tayo. Experiment kasi nawe-weirduan na ako eh. Oo, nawe-weirduan. Parang titignan mo yung old estrada gano'n eh. Trial and error. Nakailang sugo na siya, di ba? Pero yung wish niya, hindi nagtatagal, hindi nagiging permanent. Patuloy pa rin siyang nagbe-build ng mga commands niya, kung tutusin, sa side ng mga programmers. Pero hindi niya nape-perfect. So, kung hindi niya ma-attain yung gusto niya, abandonin na lang yung project. Parang ganun, kung titignan mo. Oo. Hindi natin alam kung ilan na yung programs na ginawa niya. Baka itong Earth, isa lang itong ano, isang program lang. Previously, meron din gantong parang Earth na hindi rin nag-work. Ginunaw din, sumabog din. So, ito ring sun natin, di ba, sasabog din to in a billion years. So, ilang ba? Basta millions of years. Reset na naman. So, may mag-exist na naman na ibang planet. So, parang ano to? Ang Diyos ba eh, ano, IT programmer na tayo ang kanyang... Sa Hinduism, broccoli, may... Ang sabi nila, yung creation... Naka 83 cycles na raw ang creation. So, uy, 83. Oo. So, isabihin, eon, pag sinabing eons, E-O-N, isang amount ng taon o time na hindi na makomprehend ng tao. Parang infinity na rin, ganun. So, kung 83 cycles, naka 83 infinites na rin ng reset ng creation. Yun ang ano sa Hinduism. Grabe, hindi ko alam yan ah. Okay ah. Ang kita nyo, may natutunan naman kayo. Nahalo kayo na ako. Ang galing nun ah. Guess, kasi ganyan yung movie na ano eh, yung Mother. Pinormote ko na to dati, panoorin yung Mother. At the end, ano eh, ni-reset eh, umulit lang. Try again. So, ewan ko, tama nga siguro si Mac ng Pastafarianism. Wag mo nang alamin yung purpose ng God para sa iyo. You make your own purpose. I-enjoy my life mo, be better. Ganon. So, anong tingin niyo diyan? Parang nalilito na ako. Ano ang dami kasi version, di ba? Oo. Kaya sabi ko, if I meet God one day, hindi na magtatanong, tell me anything and everything. Kontento na ako. Ayun nga.
sa dami ng pwede mong paniwalaan. Hindi mo na alam. Sige, Kuya Adel. Ang ano ko lang dyan, parang isang point of views ko, parang kinreate na nga lang ng mga tao yan. Yung parang sa ano, sa, like for example, sa pagninegosyo, yung tinatawag na system of ano, penalty and reward. Parang ganyan kasi yan yung concept heaven and hell, di ba? Kasi parang yan kasi yung magmamotivate sa system mo sa ano like for example sa business, para magkaroon ng sistema yung company mo sa mga empleyado mo, yan yung magmamotivate sa kanila kahit wala ka, gagawa sila ng tama. Kung muama sila ng mali, may kaakibat na penalty. So kung gumawa sila ng ano ng tama, may kaakibat na ano na reward. So parang ganyan yung ano eh, yung nakikita ko sa siguro ng mga dati ganyan. Ina-adapt nila yung mga ganung ano parang di ba pananakot na pagka gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit, mapupunta ka sa paraiso. Pag gumawa ka ng mali, ay impyerno ka. Masamang something like that. Kaya parang oo, walang challenge eh. So, walang challenge pagka walang mga ganong, hindi magmamotivate sa mga tao, lalo na sa mga ancient civilizations. Kailangan nila yan para i-motivate ang tao sa pamamagitan ng mga kasulatan nila, yung mga scriptures. Diba? Oo. Kaya matitindi, hindi tayo magtataka ng napakatitindi ng mga pananakot noon. Di ba sa Old Testament, makikita mo, matitindi ng mga patayan. Matitindi ng mga killings okay, ng ginagawa nila. Kaya, so, isang paraan yung para i-motivate yung kanilang mga tao. So, yun nga, sabi nila, ano, God did not create men. Men created God or goddesses. Ang tanong ko kasi, so kung walang kinalaman si ang Diyos diyan sa mga kasulatan, asan siya? Anong ginagawa niya? Nanonood siya sa atin? God is watching us. Di ba may ganong kanta? God is watching us. Hindi siya nangingilam. Deistic God. Ang sinasabi ni Kuya Adel, yung carrot and the stick. Carrot and the stick. Yung carrot at saka stick, yung rewards and punishment, kasi nakailangan kasi yan na sa society para magtino, kahit sa gobyerno ganun, ginagawa talaga rewards and punishment. Gin-apply din nila yan sa mga spiritual na bagay, kasi mas matindi kasi ang spiritual na aspeto ng buhay ng tao, kasi may kinalaman dito sa kaniyang eternity. Takot na takot ang tao kapag lumalabag sa mga batas, kasi nga may impyerno siya at mapapahamak at mayroong parusa na matindi kapag siya ay lumabag. Parang ginawa lang yan para mapanuto ang mga tao, mga maituwid, makontrol ang ano, civilization. Tama yung mayroong ganun kasing mga pananaw eh. Kaya napapansin mo, each civilization na umiral sa mundo ay merong major religions, na itong mga major religions na ito ay nagtuturo sila ng mga rewards and punishment. At ang siguro mga creative lang sila, at mas maganda kung sino yung makapag-formulate ng magandang kwento patungkol sa kanilang mga Diyos at saka sa kaligtasan, yun ang iiral na ano, religion. Kaya sa ancient times pa gumagana na yan, at lalo na ngayon, lalo na nung time na sumikat ang Roman Empire, na it turns out na Christianity pala yung second sect ng Christian ang pinaburan, at hanggang ngayon nakarating ang Christianity sa atin na nagtuturo ng yung ganyan, rewards and punishment, hell at saka heaven. Yun, ganun yun. Okay. So, yung mga nakikinig, baka sabihin nyo, uy, ang gulo-gulo na. Ano ba talaga? San ba talaga ako ka-anib? Ganyan. Yung iba, mga ngatwiran. Pascal's Wager. Sumunod ka na lang. Kung meron, di ligtas ka. Kung wala, di at least ginawa mo yung, ano, yung best mo. Diba? Oo, Pascal's Wager nga. Hell ang Pascal's Wager. Si Pascal kasi is Christian. Yung kanyang version ng hell, yung sa Christian hell na sinasabi. Hindi nag-apply yun sa inyo.
kaya nga. Oo. Pag sumunod ka naman without no you're unsure na meron talagang impyerno o langit, eh malilimitahan naman yung pangapagawa mo. Yun nga, nandyan ka lang sa loob ng iglesia, diyan ka na maubuhay, hihingan ka ng pera, punta ka ng... Parang yun nga ang ultimate, yun nga ang sinataw na ultimate carrot eh, yung heaven eh. Ultimate carrot kasi yung reward, heaven eh. Kaya gusto mong magsikap dito, gusto mong magtiis, gusto mong magpakahirap para makarating ka doon sa heaven na yun na sinasabi nila. Na iba-iba naman ang version nila. Oo. Mm-hmm. Ay, may nagtanong sa akin. Hello muna kay Potential. Hello. Ang crush ng bayan. Grabe naman doon sa crush ng bayan. Oh, namatay na pala yung ano na yan, na balita. Ang crush na nila si Peck eh. Si Peculiar. May nagtanong kasi dati. Sabi, di ba ang goal ng religion is to stay away from material things? Let go of ano, di ba yung sinabi sa binata, iwan mo lahat ng kayatakilip mo. Tapos, pagdating mo pala ng langit, meron ding ginto dun. Ginto yung lalakaran mo. Parang, ang kulit lang na meron din pala dun ganun. Anong tingin mo dyan, Potential? Contradicting ba yun? Pinapaiwan yung mga material things as pagdating mo dun. May mga ginto din. Potential. Wait, di ko narinig. Yung naintindihan ko, narinig ko lang kasi yung sa ginto. Yung... Oo. Sa mundo, pinapaiwan yung mga material things para mag-ascend ka. Pero pagdating mo pala dun sa heaven, may mga ginto din dun. Happiness. Mga kaligayahan walang hanggan. Sasabihin naman kasi nung iba, yung ginto naman sa heaven, di daw nasisira yun. Diba? So, wala ka na bang choice doon? Wala ka ng pagnanasang mag-impok ng kayamanan doon? Mag-impok ng kayamanan sa langit. Parang, ano ba kasi purpose pa nun doon sa taas? Parang wala na rin naman ng purpose yun. Eh, ang kayamanan mo eh. Wala na siyang purpose doon eh. Wala na. Wala, so hindi napapansinin. Wala nang hindi mga... Hindi na kailangan ng ano doon, ng pera, na hindi ka na magugutom. Kasi oo, hindi ka na magugutom, hindi ka na magbabayad ng renta. O hindi ka naman... Wala namang business na doon. May mansion ka na. Maraming mansion, di ba? Wala namang commodity doon. Anong commodity ba yung kailangan mo para magkaroon ka pa ng kayamanan dun? Kumbaga ganun siya binuview ng ibang mga Kristiyano. Ganun. Okay. So, ano lang gagawin mo dun? Kung ang basis mo is yung scripture, ano? Praise and worship, day and night, forever and ever. Parang ganun. Yun lang. Wala na akong ano eh. Wala naman akong ibang nabasa na iba mo pang pwedeng gawin doon. Praise and worship lang ang nakita ko nakasulat eh. Nila ang Diyos at ang Cordero. Magpakailan. Mauumay din ang Diyos. Kakasamba sa Kanya. Diba? Di, siguro. Baka anumali mo, maulit-uli yung creation, ano? Part 2. Bumalik na lang kayo. Bumalik na lang kayo doon. Kaya nga, di ba, Ibrokali, yung naalala mo yung isang ano ni Dark Matter na if atheists go to heaven, sabi ni God, what are you doing here? Praise and worship, praise and worship. You guys are shut the fuck up, sabi ni Yahweh. Gusto mo ba palagi may sumasamba sa'yo? Parang... It's not, ano eh, it's not logical. Hindi, meron naman sa sabi. Normal. Hindi normal, creepy siya. Meron naman sa sabi, Broccoli, na ano naman daw ang gagawin mo daw doon pag nandun ka na sa langit, itatravel ka daw doon sa mga universe, sa mga moon, sa stars, ganun. Yan ang, ilang, merong version na ganun din. Mm, sa Mormon? Sa Mormon siya tayo. Travel. Oo, ganun. Magta-travel sa space?
Anong kasi langit ba yan? Maraming langit. Yes, eh, sa ano yan? Sa doktrina Mormons. Ng Mormons, yes. Kasi kapag, ano, kapag naligtas ka, para magiging Diyos ka na rin, tapos magkakaroon ka ng sarili mong mundo. Planeta. Na ikaw yung magiging Diyos doon. Ikaw yung magiging Diyos doon. Tapos, ayun. Sa Mormon. Nasa ano yun eh, nasa doktrina. So, doktrina at tipan yan. Naiwan ko lang sa bahay. May kopya din ako noon, hard copy. Nawali, ganyan ko. Buti ka pa, meron ka. Meron ako, may hard copy ako kompleto. Doctrine and Covenants tawag din sa aklat na yun. True. Yung ano, yung may Alma, yung mga ganun. Ah, hindi. Libro. Ano, Book of Mormon yung may Alma. Ah, ito okay, kasi, okay. Ito kasi pinagbabasyan nila. Holy Bible na King James, Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price. Bali, apat yung libro na pinagbabasyan nila. Masarap isipin yung mga ganyan. Mayroon mo, may sarili kang mundo. Tapos ikaw parang, gusto doon. Diyos ka na rin. sige, may isa sabihin daw. Ah, sige, Brad lang. Meron kasi na napanood ko na video ni ano ni Dark Matter, sinabi niya na bakit hindi pa dumarating si Kristo. Kasi nung lumipad si Kristo noon, eh naglutang-lutang siya sa space, hindi pa siya nakakarating sa langit. Kaya hanggang ngayon, lumulutang pa si ano kasi nang malayo. Oh, boring dyan sa langit, sa outer space. Nanood ako ng mga National Geographic, eh puro ano lang dyan, gas. Punta kang isang planet, Jupiter, Saturn. Puro gas lang yan eh. Punta kang Mars, puro bato lang dyan eh. Oh, unless yung mundo mo bibigay sa'yo, parang Earth. Oh. Diba? Mm. Yung Venus, acid yun. Yeah. Maganda lang yung view, pero pagka nasawa ka na sa view, boring na. Parang ganda na. No? Maganda sa una yung view eh. Parang ganda-ganda. Kaso sa bagay, kapag ka lagi mong nakikita, parang mauumay ko eh. Umay na, oh. So, teka, sa langit, wala ka ng free will. Hindi ka na makakagawa ng masama doon. Wala ng bisyo. Yung sabi ni Bes. Ang sabi ni Bes, may free will ka pa rin daw. Kaya nga, kailangan subukin ka muna dito sa mundo. At na-try out na talaga yung free will. Kasi mapupunta lang sa langit. Yung talaga mga subok na hindi na magre-rebelde. Ayun. Pero sa langit. So, wala ka nang free will. Sa langit, hindi ka na pwedeng gumawa na masama. Ang kay Bes, may free will pa rin daw, pero yun daw mapupunta doon, yun talaga hindi na talaga lalabat. Yung mga mababait okay. Talaga. Well, people change, di ba? Oh, yun. So, buka dito, maayos ka, pero pagdating doon, na-board ka, nagagawa ka ng masama. Eh, di ulit na naman. Oh, kasi si Lucifer nga, di ba, siya yung pinaka, ano, nag-rebelde nga eh. Ikaw kaya, di ba? Na tao, eh, kung hindi ba nagkaroon ka ng mali pala to, di ba? Malay mo, di ba? Kaya kaso, ang kay Bes kasi na version ng afterlife is, yung, bawa, ikaw, Broccoli, nung mapunta ka doon, tapos, i-erase daw ng Diyos yung lahat at memories mo. Halimbawa, ikaw napunta ka doon tapos yung asawa mo, yung mga anak mo napunta sa impyerno mo, edi hindi ka magiging masaya doon. So, ang gagawin daw sa'yo, parang may portion ng sa isip mo na i-delete. Tapos, magiging masaya ka pa rin doon. Hindi mo naman iisip yung mga kamag-anak mo na napunta sa impyerno. Yun ang version ni Bes niya ng heaven na sinasabi niya. Kaya nga parang may amnesia ka na doon eh. Oo, yun ang sinasabi. Hindi mo parang wala na rin. Hindi mo ma-appreciate na nandun ka kasi wala kang maalalang yung mga pinagtiis mo sa lupa. Wala na lahat siya. Tsaka yung ano daw, kaya ka mano, yung pagdating mo sa langit, sigurado na raw yun na hindi ka nalalaban kasi nasubok ka na sa lupa. Eh. Kumbaga yung sa lupa, parang yun yung pinaka-training ground. Hindi, ang point ko dyan, nasubok ka nung time frame na yon. In the future, you can still do evil. Nasubok eh, pero parang tayo, nasubok tayo dati. Mga manggagawa na walang kapintasan. Mm-hmm. Pero umalis tayo. Kasi we had our choice, di ba? Free will. Yun nga yung ano dyan, question dyan, kasi kung sasasabihin mo na ano, na matitiyak na ng Diyos
na hindi ka nalalaban kasi nga nasubok ka na yung training ground, yung pagtitiis, lahat, na hindi ka magmamataas, etc. Tinuro ka na magpakumbaba, eh, hindi ka na malalaban sa Diyos, eh, tanong lahat ba nung maliligtas, eh, na-train, na-train ng MCGI, considering na ang MCGI, yung iglesia, at siya yung magtuturo ng aral. Di ba, hindi naman lahat ng maliligtas, eh, kaanib sa iglesia? Mm-mm. Hindi. Yung iba, awa ng Diyos, di ba? Oo, awa ng Diyos. Nas taga-bundok. Paano yun? Hindi naman nakarinig. Hindi naman niya alam yung aral ng pagpapakumbaba. Hindi naman niya alam yung aral na huwag dapat lumaban sa Diyos, sa sugo. Paano yun? Paano mo i-reconcile yun, di ba? Kung yung sinasabi ni Bes na matitiyak na raw ng Diyos na hindi na lalaban o wala nang magkakasala pagdating daw sa langit. Di ba? May butas eh, di ba? So, hindi siya 100% na peaceful pa rin dun eh. Kung yung logic ni Bes ang pagbabasihan mo, kaya ano, kwentong barbero lang talaga eh. Ayan. Sige, Toby. Next si ano, Ampalaya. Hindi, ito lang, naisip ko lang. Kasi alam mo bakit na possible ka pa rin makagawa ng masama doon sa langit? Kasi kung yung Diyos ka, nakagawa ng Jesus Christ eh. Ikaw pa kaya. Eh, kaya nga siya nakagawa ng gano'n kasi di ba bored siya? Oo, oh, isip mo yun. Oo nga, bored up. Assuming siguro yun sa premise na, no? Na hahayaan ka lang niya kung may free will ka talaga. Na lalaban ka talaga unless kung pumunta ka dun sa kabilang buhay na kontrolado na niya lahat ng gagawin, lahat ng iisipin mo, lahat hindi na pwede na ano na lumaban ka sa kanya, kasi kung control. Ganun lang, oh, total control ganun. Siya na lahat. Wow, grabe. Sige, oh. Ampalaya, sige, may sasabihin si Ampalaya. Ayun, oh, hello, I check muna. Go. Ayos. Okay. So, yung sa kaligtasan kasi, para sa akin ha, di ba may mga kanya-kanya silang theories, may mga kanya-kanya silang version. Para sa akin kasi, yung di ba, unang-una magkakwento muna, di ba namatay yung Kristo, tapos nabuhay, tapos lumipad. Mm-hmm. After 3 days, ano, lumipad. Kasi, lumipad. Lumipad siya. Ngayon, yung katawang kasi ng tao, hindi magiging enough para makapunta dun sa kabilang buhay. Kahit dun sa kaparusahan, pa dun sa kabilang buhay. Ngayon, kaya natin masasabi na hindi ka na nakakagawa ng kasalanan, both sides. Yung isa kasi paparusahan ka na, espiritu ka na lang eh. Wala ka ng utak, wala ka ng laman, paano ka pa makakagawa ng bisyo? Yung isa naman, kaligtasan, espiritu ka na lang din dun eh. Wala ka nang gagawin dun. Boring nga, di ba? Kaya na nagsabi boring. So, wala kang gagawin dun. Wala ka talagang gagawin. Lulutang ka na lang kasi espiritu ka na. Yun ang mangyayari dun para sa akin. Tsaka in the future din kasi, di ba nga lahat nga mapupugnaw, hindi ko alam kung tama ba yung words na sinasabi ko mapupugnaw, pero lahat mawawala. So magiging boring talaga lahat, para tayong hangin, para tayong utop na lumilipad na lang. So yun ang mangyayari sa atin yun. So parang ang masasabi ko yun, kaya ka hindi makakagawa ng kung ano na pang bagay, spirito ka na lang, wala ka ng utak. Di ba kagaya nung sinabi ng isang, ano, dita pa, mawawala yung memory natin. Kasi nga, wala na yung utak natin. Wala na tayo sa katawang tao natin. So, wala na lahat yun. Tsaka, hindi natin alam yung mangyayari in the future. Kasi nga, tinanggal sa atin lahat ng bagay. So, yun. May masasabi ko. Lulutang-lutang na lang pala. Isa pala, Bukoli, ang sabi pala, may nagtanong kasi dyan kay Bes dati, yung boredom, tatanggalin din daw yun ng Diyos sa'yo, yung boredom, yung feeling ng boredom, tatanggalin yun yung aspeto ng emotion na yun sa tao, yung boredom, tatanggalin ng Diyos yun kaya hindi ka mabobored sa langit. Yun ang sagot ni Bes. Okay. Saka may mga dinosaurs na daw eh, i-re-restore daw. So, pwede ba akong magsalta ulit? Sorry ah. Sige. Ito pa. So yung sinasabi rin pa ng mga ginto-ginto tsaka mga diamante, para sa akin, metaphor pa rin yun. Lagi nga kadalasan nga, di ba, metaphor nga yung ginagamit nila. So parang makinang lang yun na parang ginto. Kasi kulay dilaw. Di ba yung sinag ng araw is dilaw? Parang ganun.
ganun lang siya. Pero hindi naman talaga siya literal na ginto. Oh, ganun lang. Mm. Ano lang, comparing lang yan, comparing. Tandaan natin na palaging ito yan, metaphor. Alam naman natin lahat yan. So, para hindi tayo maguluan. Okay. Hindi, ang sad to say, hindi lahat ng tao tinitake yan as metaphor. For them, it's literal. Literal. Ayan. Yun, tama ka dun. Tama ka dun, boss. Tama ka dun. Sa atin, meron sa atin metaphor na, pero may mga tao, may mga pananampalataya na for them, it's literal. Yun talaga, reality dyan. Oh, pero may mga 24 na matatandang ano doon, di ba? Sa langit. Nila lang. 24 ba yan? 24 elders. Yes, 24 elders. So, metaphor din yan? Nila lang. Metaphor din yan. Metaphor yan. Kasi very specific sila doon eh. Yung anong makikita mo sa langit. Kagaya nung 7 days, ginawa ng Diyos. Napaka 7 days ba? Eh, ilang million years na ang ano? Galaxy, di ba? Parang ganun lang din. Oh, may contradiction nga dyan. Yung sinabi ko sa'yo, ang palaya. Yung fourth day, kinreate yung sun. Pero nung third day, may halaman na. Paano nag-survive yun? Sige, sino pa? Toby. Ay, si ano, nagtaas ng kamay. Tostitos. Magsasalita ka na ba? Eh, yun nga, yung sinabi ni Bess dyan, ano? Pag nasa langit ka, wala ka nang gagawin. Wala na tayong gagawin, kundi umawit lang. Tapos siya, kahit nasa isang sulok lang, di ba? Aawit siya dun na kahit nasa isang sulok lang siya. Tsaka kinontradict din ni Bess yan, yung buburahin yung memory mo. Kasi may nagtanong niyan eh. Sabi, makikilala pa rin ba yung mga kamag-anak? Sabi niya, oo. Oo naman, makikilala mo pa rin yung kamag-anak. Tapos sa isang side, sinasabi niya, buburahin yung memory mo kasi lahat kayo magkakapatid na dun eh. Ayun lang. Wala nang gender dun. Hindi ka na magkakaroon ng asawa dun. Oo. Puro lalaki na lahat. Kaya your sis is loose. Kung dito sa lupa, loose ay doon. Magiging loose yun. Boring na nga. Wala nang sex doon. Wala nang sex. Toby, sige. Yung boring kasi, yung idea kasi ng boring, isa siyang dissatisfaction sa mga bagay na kinikrave kasi natin. So, ano siya, psychological din siya. Ngayon, kasi narinig ko kanina, yung espiritu nga, hindi siya sa material na bagay. Alam mo, kaya yan, isa sa mga dahilan, hindi ko rin inaalis yung possibility na meron talagang posible ha, na mas mga higher being o higher beings. Ganyan. Kasi merong mga bagay kasi na, yan ha, natutunan natin na hindi physical eh. Meron tayong tinatawag na metaphysical o kaya mga meta, ganun. Ang meta kasi is idea eh. Yung numbers, hindi siya physical actually. Alam mo ba, meron kang limang mansanas. Nabibilang mo siya na limang mansanas siya, pero physical yung number na 5, di ba? Ang physical dun is yung mansanas eh. So, yun. Kahit yung colors nga lang, yung red. Yung ano kasi nun, yung red, halimbawa, kahit anong kulay pa yan, no? Yung red kasi product lang siya ng light na nagpa-pound sa mata natin eh. So pag yung isang chemical nagahalo siya, nag-iipa rin siya ng kulay, di ba? So nai-interpret natin siya as ibang colors. Pero actually ano lang din yun, parang isa siyang metaphysical na bagay na nagba-bounce lang sa mata natin with the help of ano. No, ba yun yung sa light, yung light particles, ganyan. So yun, kaya ako hindi inaalis yung possibility. Sadyang napakarami lang kasi explanation ng kung ano yung afterlife, ano yung spirit, tsaka mga spiritual realm, ano yung, yun, yung mga deities, di ba? Sa sangkatutak na paliwanag ng tao eh. Ang inaharap lang naman natin, diretso sa isang deity na magsasabi sa atin, ganito kasi yung totoo dyan, ganyan. Kasi ang nag-i-interpret lahat, tao eh. Kailangan ang ano lang dyan, ang magiging ultimate proof dyan is yung mismong deity
o mga dietist magsasabi sa iyo ganito kasi yung ibang lugar, di ba? Kaya tayo nagkakagulo-gulo eh. Pero as far ako kasi, di ba, sabi ko agnostic at heart ako. Hindi ko inaalis yung possibility. Ina-acknowledge ko lang na dun sa limang senses ko, yung five senses natin bilang human being, hindi ko lang talaga ma-detect yung mga sabihin natin extra dimensional na mga bagay na yan. Maski yung mga deities. Hindi lang natin ma-detect sa five senses natin, pero hindi ko inaalis pa rin yung possibility. As for now, ina-acknowledge ko lang, hindi ko lang talaga siya ma-detect. Ganun. Oo. We cannot know for sure. Yan yung agnosticism. Tama. Pero malay mo, one day. Oo, malay mo. Kasi puro sulat lang yan eh. Meron nga dito eh, oh, sa The Grail Message in the Light of Truth, written by Abdrushin from Germany. Yung topic nila, number 49, ang title is The Primordial Queen. Sa langit daw, merong Mother or Queen of Heaven. Oh. Etong, kung ito papaniwalaan mo, kontra na to sa ibang libro. Ano ba kayo dito? Kasi at one point naniwala ako sa librong to eh, yung The Grail Message. Ano to eh, may pagka-Christianity na hindi siya nagto-tolerate ng religion. Basta parang inexplain lang niya na baka nga sugo rin tong nagsulat nito na sa heaven daw merong primordial queen. May babae doon na parang siya yung nagko-control ng nature sa earth. Di ba nga sa ancient na religion before the Judaism, may asawa si Yahweh, yung Asherah. Diba yung si Asherah? Kasi ano lang yan eh, concept eh. Ang kaibahan na naman ng Judaism sa iba is yung Judaism, nag-ano sila ng monotheism. Yun ang kaibahan nila doon sa iba, sa mga nauna, yung sa tinatawag ng mga Mesopotamian religion, yung Anunnaki. Maraming gods kasi yun eh, yung mga pantheon, pero sila, nag-iba sila, yung concept na monotheism. Actually, yung Zoroastrianism, monotheism din eh, pero ang sumikat talaga sa Judaism, dati may asawa si Yahweh, yung Asherah, bigla na lang nilang ginawang Diyos-Diyosan. Oo, parang ginawa nila naging greedy daw si Yahweh. Oo. Gusto daw niya siya lang ang sasambahin. I-divorce na, di-divorce na daw. Oo. So lahat ng to parang we were just parang very small lang tayo, speck lang tayo, tapos meron pa lang mas malalaking usapin na level, God level. So napakahirap intindihin, kumbaga langgam lang tayo. So para ikulong mo yung mentality mo, yung ideas mo sa sola scriptura, nako, nakakabaliw talaga. Parang paniniwala rin ng Greek mythology, di ba? May primordial si Zeus. Beginning. Meron siyang tatay. Meron siyang tatay. Marami silang set of rin. Gods from the start. Oo. Tapos pa yun, meron pang tinatawag silang gods. The Titans. The Titans. So, mga The Titans. Titans. Tatay nila. Tatay ni Zeus, si Cronus. Si Cronus. Yun naman sa sinasabi, Bokoli, yung tinatawag na sa Mesopotamian religion. Ano 'yun eh? May nagtanong kasi sa Kuya Adel kanina kung yung anong kaibahan nito sa Sumerian. Magpipinsan lang sila yung mga diyos, yung diyos ng Babylonian Empire, yung si Marduk. Mga pinsan niya yung mga Anunnaki sa kabila. Ang nakakatawa yung kwento na 'yan. Connect nila 'yun. Dalawa separate na bansa, Sumer at saka Babylon. Magpipinsan sila, ang kanilang ninuno si ayong pinaka nanay nila si Tiamat at saka si Apsu. Yung Tiamat yung nagiging dragon, yun yung kontrabida dun sa storya, yung Tiamat, yung dragon na pinatay ni Marduk, na yun yung pasimula na sumikat si Marduk, na nakuha na niya yung tinatawag na Tablet of Destiny. Yan, maganda yan, yung Tablet of Destiny na yan. Kaya yung concept na yun doon sa mythology na yun ng Mesopotamia na pinagmulan ng lahat ng mga story about yan, maraming Diyos doon eh. Yung mga Sumerian, yung mga Anunnaki,
baka mag-anak sila. Yung ano, yung concept nila ng pagiging Diyos iba na ano, kaiba sa mga natutunan natin ngayon. Kaya kailangan malaman din natin na mayroong mga ganung paniniwala noong nang ano, di ba? Yung Hades, di ba sa Hebrew, di ba Hades, ano yan, yung sa Tagalog impierno, di ba? Kung titignan mo sa ano, sa Greek mythology, ano yan eh? Diyos pangalan yan, di ba? Oo, pangalan so, ng Diyos. Hades. Kaka-label ni ano, nila sa Zeus. Ang ano yung ang Diyos ng mga patay. Oh, God si of the underworld. Si Hades. Hades. So. Hades. Oh. Hades. So. I don't know kung ginamit lang ng ano yan, ng mga Christianity noon para to imply na ano. Oo, Sheol. Ano, he is that eh. Well known kasi yan eh, sa panahon nila. Dahil siya yung Diyos na mga patay. Mm-mm. At saka sa kanilang concept noon, sa Judaism, yung afterlife, yung Gehinom na tinatawag Gehenna, it is just a place na kumbaga doon lang pupunta lahat, pati masama at mabuti. Kumbaga underworld na siya na ordinary, walang parusa na tinatawag. Nagbago lang yan ang concept na yan yung may Christianity na kasi iba-iba na ng version na meron hinaluan na nila na may parusa, may apoy kasi di ba may sinasabi si Kristo na kayo'y pasa-apoy na walang hanggan. Doon nagmula yun eh. Kaya naturo na sila na may apoy daw sa underworld. Pero sa Judaism per se, wala siyang apoy kundi para lang siyang ano, ang tawag niya Sheol eh. Sheol. Yan, sa iba namang Hades, meron sa ano sa underworld. Kaya sa Hades, yung kwento tungkol sa Greek mythology, ang gagawin mo doon, sasakay ka ng bangka eh. Bangka. Ang nagdadrive pa nga ng bangka, si Charon. Si Charon, yung nagdadrive, yung parang nagdadrive nung ano, bangka sa underworld, doon sa River of Styx. River Styx. Yung River Styx na yun yung mythical na realm doon sa underworld na yun yung river na nagtatawid sa'yo sa kabilang buhay. Sasakay ka ng bangka. Kaya nga ang tradisyon sa kanila sa Greek, kapag ka namatay ka, lalagyan ka ng ano sa bibig, yung silver coin. Pambayad mo dun sa ano? Pambayad mo rin. Boatman. O yung, ang pangalan ng boatman na yon si Charon. Charon. Si Charon. Charon. Paano yung ano? Paano yung ginagawa dun pagka ano, haharangin ka ng aso dun? Yung aso na may tatlong ulo. Si Cerberus. Cerberus. So, sa underworld yun. Actually, ano eh, pinasama lang ng ano nila eh. Pero, kung titingnan mo, si Hades ang pinakamabait sa lahat ng gods eh. Kasi hindi naman siya. Uy, masama pa rin ginawa niya. Kasi, ano, kinidnap niya yung asawa niya eh. Tapos pinilit lang niya na pakasalan siya ganun. Si Persephone. Kulog niya nung mga Diyos ng Greek, eh, no? May mga asa-asawa din. Pero at least hindi siya fuckboy. Yun ang maganda sa kanya eh. Si Zeus ang pinaka-fuckboy sa lahat. At saka si Poseidon. Mandaming mga demigods na pinangit. Poseidon. Sige, Toby. Yung sinasabi ni Lon, yan yung nabanggit ko kanina na parang sa akin talaga, parang sa Old Testament kasi wala kang makikita ng ano eh, hell eh. Meron lang yung Sheol. So parang may concept din sila ng afterlife sa Judaism. Ang ano nga eh, parang yung hell parang galing nga sa concept ng Greek yun eh, yung tinatawag nila Hades, di ba? Oo. Doon ang galing kasi yun eh. Dinagdagan lang nila, sabihin minodify lang nila kasi uso nga nung unang panahon na kasama nga sa capital punishment yung sinusunog ka ng buhay eh. So kung in terms of spirituality, para may impact ano, yung parusa sa'yo, ang gagawin sa'yo, susunugin ka habang buhay. Pero ano lang, parang inadapt lang din from one belief to another. Yes. Saka ano, saka sabi ni Lon, di naman diba siya kopyahan. Oh, parang ano siya, revision. Nag-evolve lang. Ganun. Nag-evolve. Ganun. Nirevive. Iniba lang remake. Yung tono. Ayun, parang ano, reboot or remake, ganyan. So, kasi nabanggit din ni Lon, i-point ko lang ha, yung sa ano, yung sa Greek mythology na ihahatid ka, yung pag namatay ka, doon sa ano, sa bangka ba yun, sinabi niya kanina. Tanong ko lang kay Lon, di ba ganyan din yung sa Egypt? Kaya sila may Anubis. May parang
O si Anubis God ang person of the underworld. God of the ayun. Underworld. Di ba parang doon din kinoy, mas nauna yung si Anubis eh. Ewan ko ha, parang feel ko mas nauna kasi ang Egyptian civilization kasi religion kaysa doon sa mga Greek. Mas nauna ang Egyptian. Oo, so iniisip ko, hindi kaya ano, nakuha nila sa Egypt yun. Si Anubis yun, di ba, yung personification of death sa kanila? O yung guardian of death? O guardian hindi, of... Man, hindi malabong ano, nakuha nila sa ano sa Egypt yun since nung time na yun, di ba, nagkakaroon ng mga trade network, di ba, nagpapalitan sila ng products. Eh, hindi lang naman products ang napapalit, pati ideas. Pati religion. Pati religion napapalit din. Kaya, siguro makakita ka ng pagkakapareho. Hindi malabo. Oo. Kaya yun, isa sa mga dahilan ko din, hindi kaya possible na nabasa din ni Jesus Christ yung mga scrolls ng mga Buddhist. Kasi hindi. Hindi raw marunong magbasa si Jesus Christ. Eh. Hindi pa. Nakapag-basa diba, niya. Nakapag-basa siya. Yun. Nagbasa na gusto. Nagbasa kasi siya. Kasi diba sabi sa ano? Sa... Yung binasa niya yung Isaias. Oo, tama. Agree. Okay. Grabe kayo, Diyos yun. Marunong magbasa yan. Kinain niya nga yung papel. Sa totoo pero yun. Ano? Pero hindi naman necessary na nakuha niya yung idea ni Buddha. Para sa akin, medyo malabo. Uh-oh. Ang makukuha niya lang siguro yung Hellenized version ng ano, ng Hellenized ideas. Yung mga idea na galing sa mga Griego since ang pinaka naka-influensya sa area ni Jesus ay yung mga Greek dahil nga kay Alexander the Great. Saka yung mga ano, yung mga generals noon kasi yun yung sila yung nag-occupy ng Palestine before siya ano, before siya ipanganak. The Seleucid Empire ang tawag doon. Seleucid Empire. Oo, tama. Nasa history yun. Gagaling nyo naman. Nakalimutan ko na kasi yung mga stories na yan. Magbabasa nga ulit ako ng mga ganyan. Greek mythology, yung Iliad. Ayan, closing na tayo. Nag-play na ako. Nagpapatugtog na ako ng ano, closing ano music. So, yan. So, parang itong mga religion na to, mga nakasulat na to, may similarities. So parang tama ako na mga stories lang to na kinathan ng tao. And yun nga, yung iba may ill intent na makontrol yung mga taong sasampalataya. Pero as far as ano, heaven and earth are concerned, we don't know. I'm inclining dun sa hindi totoo. Ganun din ba kayo? Parang ano lang. Myth lang. Parang pananakot lang para maging mas better yung future generation. Oo. So, gawin natin, since hindi tayo sigurado, let's just do good. Good works lang. Sabi ni Pex. Hi, Pex. Tapos, we love each other. Yan. Huwag na tayo magbigay sa mga religions. Oh, dito nyo na lang bigay. Sa members, Church of Kulay. Ay, bagong perspective yan ah. Oh, yeah. Para makagawa tayo ng bahay kubo. Oh, nga naman. Oh, if you enjoy this podcast, support. Libre nyo kami sa Wilfredo's sa next namin ano, pagkikita. Oh, sige. Subscribe. Plug na kayo. Meron ba kayong ano? Tsaka po kali nung ano regarding din sa afterlife na yan, depende lang din naman sa iyo yan kung ano ba buhay ka eh, kung gusto mo na ikaw ay maging alaala or you will turn into a memory na maraming mga tao na magme-memory sa iyo pag namatay ka na, edi gumawa ka ng mga bagay na nakakaganda sa kanilang buhay at tumulong ka sa kanila, tumulong ka sa mga tao. Kasi di ba natatandaan mo yung mga tao na mga sikat kahit na maratagal na silang patay, eh natatandaan pa na sila na may memory na nasa memory pa rin sila. Pero may mga tao na hindi na ano sa memory kasi wala namang ginawa. So, ganun na lang siguro ang atin. No? We just turn into memories. Magsikap tayo at kumbaga gumawa tayo ng impact sa ating mga kapwa-tao para maging memorialize ang ating buhay. No? Ganun. So we will just turn into memories pag namatay tayo. Yan yung sinabi kay Achilles nung nanay niya.
Sabi niya, if you go to war, you will die, but they will forever remember your name. Oo. No? Ay, kasi di ba si Achilles kasi para sa ating mga kababayan, kaya nagkaroon siya ng kahinaan sa kanyang Achilles heel kasi nilubog siya ng nanay niya nung bata pa siya sa River of Styx. Styx River yung sinasabi kong underworld na river kasi meron yung kapangyarihan eh. Kaya nagkaroon ng kahinaan ng kanyang heel kasi di ba pag ilulubog ka, hinawa ka nung nanay niya yung heel niya. Kaya hindi yun nalubog sa River of Styx. Kaya yun ang vulnerable part sa kanya. Yung tinatawag na Achilles heel na sinasabi. Oh yan. So you make your mark. Before ka mamatay sa mundo, make a change dito sa Earth. Pag ako namatay, meron pa rin Broccoli TV, panoorin nyo pa rin. I will still make a change. So, gawin nyo rin yan in your own way. The legacy continue. Pagkano ba? Gagawa ka ba ng butuan? Sino susunod na suko? Wala pa. Malamang ka mag-anak ko rin. Sabihin mo, handa na ba anak mo? Malapit na lang ba? Broccoli, malapit mo na sabihin nyo, amang, pag namatay ako, meron na pong mga naka-tape dyan. Pakinggan nyo na lang. Kompleto na mong kompleto na lahat dyan. Lahat ng mga oral na magbubuking sa MCGI. Nagpabuisit si Boss. Naka-upload na sa internet. Dapat na para makaano akay. Baka sabihin ni Kuya Adel. Baka sabihin ni Kuya Adel. Hintayin mo! Lilipat yung spirit ni Broccoli sa yan. Hintayin mo lang. Sige, sige na. Baka maging fanatic pa kaya. Ah, sige, kung wala na. Last message, wala plug. Na? Plug. Ako ba? Plug na. Sama ko na. Sige. Sige, kung muna potential, kung muna plug ko lang yung local lang Reddit. 6 members na lang bago mag 2,000 members. Hindi pa pala. So yun. 6 na lang, 6. 6 na lang. Tapos plug ko lang din yung channel namin ni Onesiporus, the Onesiporus Files, syempre. So nagdi-discuss kami doon kung avid fan ka ng Bible. And ayun, baka may interested kayo sa perspectives namin doon. So ayun. Okay. Tapos paki-send sa akin yung link para ma-subscribe na rin kita sa Reddit and paki-ano sa akin. Pakitulungan para ma-suportahan ko kayo. Reddit tsaka doon sa sabi mo sinasabi mo meron kayong ano. YouTube channel ba 'yun? Tama. Ayun. Okay. So, yun, last message ko, lahat ng nag-usapan natin kadalasan is metaphor, tapos tama yung sinabi niyo na good. Tapos at the end naman yung mga makakaalala sa atin, mawala rin naman sila, so, pero basta do good works pa rin. Good works pa rin talaga. Kasi lahat ng bagay mawala talaga. Okay, pag-isipan niyo. Okay, lipat tayo dun sa ano, pasalamat sa Juice, sa kabila. I'll see you this Wednesday siguro. Okay, bye. Loobin. Okay. Bye-bye. Bye. 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 Ayun. Bye.